Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Yung umiiral nga po nating Easterlies ay patuloy nga po nakakapekto sa ating bansa. No? Matinding init ang nararanasan ngayon sa ating bansa kahit nga po umabot na po tayo ng gabi. At makakaranas nga po tayo ng mga localized thunderstorm dito nga po sa may parte ng Metro Manila, sa eastern section ng Northern Luzon. At asahan naman natin yung malinsang ang panahon pa rin dito sa may parte ng Bicol Region, Visayas, at maging sa parte ng Mindanao. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, no, meron ng posibleng bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero wala naman pong landfall scenario sa ngayon ayon sa European Center. Posibleng ang dadaan ito sa parte ng Taiwan at papasok nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ang hindi magbabago yung senaryo, ito nga po ay posibleng bigyan ng local name ng ating bagong pag-asa, DOST. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast, tomorrow, May 9, patuloy nga po no, na nakakaranas po tayo ng malinsangang panahon, pero asahan po natin yung mga localized thunderstorm. By May 10, may mga pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon. At pagdating ng May 11, may mga pag-ulan po dito sa may parte ng Bicol Region, Central Luzon, at ang maging dito nga po no, sa may parte ng Mindoro Provinces. By May 12, magiging mainit pa rin ang lagay ng ating panahon at may mga pulupulong pag-ulan sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. By May 13, dito nga mapapansin po natin yung sama ng panahon na mabubuo dito sa may parte ng China, ito po ay posibleng tumungo sa may Taiwan at yan nga po ipapasok ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo. At pagdating naman po no, ng ito po May 14 at May 15, dito nga po no, yung ating bagyo, makikita nga po natin na posible nga pong pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility pagdating po ng May 15 ng alas 2 ng madaling araw. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng May 15, ito nga po ay posibleng papalabas na muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng hapon ng May 15, alas 2 ng hapon, ito nga po ay nasa far line na po mismo natin, no, palabas na. At pagdating ng alas 8 ng gabi ng May 15, ito nga yung pinakasentro nito ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung extension ng kaulapan po niyan, ha, makikita nga po natin ay makaka-apekto yan sa ating bansa. At magiging maulan nga po sa parte ng Luzon. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng May 16, no, magiging maulan ang Luzon, Central Luzon, at maging bahagi ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman ng May 17, may mga malalakas na pag-ulan, posibleng asahan sa may buong Luzon. Hanggang dito yan sa Bicol Region, Visayas, makakaranas din ng mga pag-ulan. Pagdating naman ng May 18, tuloy-tuloy nga po no, may mga pag-ulan tayong mararanasan. Tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin posibleng maranasan. At makikita na natin posible po magkaroon ng low pressure area sa eastern section ng Visayas. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Yung posibleng bagyo no, na mabubuo ay ito po ipatungo ng Japan. Dadaan lamang po yan sa ating Philippine Area of Responsibility ayon nga po sa latest update ng European Center. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.